Hello mga bes. Natapos din yung duty namin ng isang buong araw. Mga siguro mga 11 hours kami nagjo-duty ngayon dito sa city. Tapos ngayon, yung isang kaibigan ko, nakabili siya ng item sa online, sa eBay, na Bose speaker. Tapos na nagkikisuyo sa amin na pipikapin namin. Kaya samahan nyo kami, papuntahan namin ngayon. Pipikapin namin yung Bose speaker. Tingin nga. Parehas ako ah. Masira. Ay. 45. Minto pa natin. $45 daw to. Yan yung sikanahan na boss. Na kinuha namin. Wala bang sira to? Wala. Yan o boss. $45. Ayos. A few moments later. Hello, hello mga bes. Bihira. Napasubo ako nito. May nakita kasi akong helmet. Tapos pinuntahan ko. Sobrang layo pala. Grabe, nandito na ako sa bahay pero sobrang layo. Ito yung bahay. Ito yung bahay mga bes. Hello. Hi. Good afternoon. Hello, mate. Hi. Oh, hi, mate. Hi, mate. Alright. How you going? Doing good. Good. Thank you so much. Happy days. Yeah. Enjoy. Thank you. Bye, bud. Pero sabang layo ito. Worth it. Ang ganda. Yan yung limit mga bes. Yan o. Grabe yung pinunta ko. Mga 2 oras yung biyahe ko mahigit. Halos 3 oras pero maganda. So Three days later. Mga bes, nandito na kami sa ano, sa kukuna namin ng helmet. Kaya kukunin ko na. Tahan
na natin mga bes. Kunin natin yung helmet. Helmet yan kada. Hello. Natin yung... Hi. Hi. How are you? Very good. Very good. This one? Yeah. Yeah? Thank you so much. No worries. Okay. See ya. See you. Thank you. No peace. Oh, no more this. Bagong helmet. Oh, kunti lang yung gasgas. Tingnan natin kung may sa Australian standard o certified compliance with the product of Australian New Zealand. One down. Yeah. Wala naman mga bes. Yan. Yung bagong helmet. Wala naman natin. 20. Marami-rami na yung nakuha nating helmet ngayon. So mga siguro nasa mga 7 na. Nagdagan pa natin ng mga 3 or 5. Tapos ilagay na natin sa box. Ayan. So after naming mag-pick up ng helmet, nagpasya kaming mag lakad-lakad muna sa Surfer's Paradise, kaya nag-drive kami ng isa't lahating oras. Tapos noon, naisipan ko na sinabihan pala ako ng auntie ko na imi-meet ko yung kakilala nila. Bali, pamangkin yun ng asawa pala ng ninang ko nung binyag. Kaya after aming nag-breakfast sa Surfer's Paradise, bumalik kami ng city at minimit namin yung pamangkin ng asawa ng ninang ko. Tapos international student siya, taga Bohol din. Kaya ito yung nangyayari sa pag-meet namin. Kumakain na kami ng breakfast. Kaso lang hindi ko pinakita kasi sobrang gutom, binilisan ko. Kaya yan yung nangyayari. Durog yung ano. Murug yung plato ko. Nandito na kami sa city guys, nag-ikot-ikot. Sorry. Sobrang daming tao. Ano? Daming tao. Dati dito mayroong ano golden casket na store, kaso lang tinanggal na. Tapos punta kami ngayon sa JB Hi-Fi na ano, na store. Ay, ano. So, ganito yung itsura ng city, ano. Ngayon siguro yung laro ng ano, State of Origin, Game 3.
nag-iikot kami, nag-window shopping lang kami kasi wala kaming pera. Yung sama ko yan, mayaman yan. Mayaman sa Cebu. Sige. Hanapin ko yung gorilla na ano, na camera stand sa Jubi. Jubi. Ayun. Ngayon may meet akong isang Boholano din na kakilala ng ninang ko at saka ng auntie ko. Taga Bohol siya, taga Sevilla. Tapos nag-aaral siya dito sa Brisbane. Sabi niya matatapos na daw yung klase niya, tapos imi-meet ko siya. Kaya shout out sa ninang ko at kay auntie. Ito yung kakilala nila, imi-meet ko. Alam ko pamangkin ko ng ninang ko sa asawa niya na side. So, Auntie Emily at saka Ninang Ninor or Sheila. Ninang Sheila. Ma, i-meet ko si Chad dito. Nandito siya sa city. Nag-text kasi ako kung may pasok pa siya ngayon. Galing kaming Surfers Paradise. Dumaan kami dito. Tapos yun, i-meet ko siya dito ngayon. Diyan siya dadaan sa street na yan. Doon yung school niya. Tapos, registered nurse siya sa atin. Nagkatrabaho siya ng hospital sa atin. Parang nag-bridging studies yata siya dito sa Australia. Mga bago pa siya dito, mga siguro mga wala pang 2 months, mga ganun. Tapos, hindi pa nga niya alam gaano yung, ano, yung city. Yan. Papunta na yun. Tanungin natin kung anong buhay ng... Kumusta yung buhay ng estudyante, international student dito sa Australia. Ayan po siya, oh. Ayan, papuntahan na po namin. Maghintay. Chad. Kakamit ko lang ni Chad, mga bes. Dahil nga sinabihan ako ng auntie ko at saka ninang ko na kilala nila si Chad. Kaya yun, first time kong na-meet si Chad dito pa sa Australia. Hindi ko siya na-meet dun sa Bohol. At saka hindi ko rin siya kilala dun sa Bohol. Pero narinig ko na yung pangalan niya. Kaya yun yung ano, mga bes, dinala namin siya sa restaurant. Tapos nag-usap-usap kami. Medyo natuwa naman si Chad na ano, nakita ng mga kapwa Pilipino. Kaya yun yung isang araw namin na pag-ikot-ikot din sa city tsaka galing sa Surfers Paradise. Kaya maraming salamat, mga bes. Don't forget to subscribe.